Nitong mga nagdaang mga araw ay tila ang V-Wise lamang na ibabalita nating pinag-aagawan ng mga teams na mula sa Indo. Hindi mo naman kasi ako masisisi kabatang dahil ito ang nababalitaan natin sa mismong mga post sa Indo, kagaya na lamang noong nagsalita ang CEO ng Dewa United patungkol sa V-Wise. Pero ang hindi natin alam abay, may isa pa palang player na mula sa ating bansa na sadyang pinag-aagawan rin ngayong MPL S12 bago tuluyang mag-lock ng roster ang mga teams na kung saan siya nga ay si Kelra. Na kung sa V-Wise mayroong Dewa at RRQ abay kay Kelra di umano ay may limang Indo teams ang nagkaroon ng interest. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel, abay baka pwede mo naman akong suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng notification bell. Ngayon pa lang, salamat! Nang una tayo ay dumako na nga muna sa isa sa mga palong-palo na gold laner natin dito sa Pinas, walang iba kundi si Kelra, na kung saan siya nga ngayong season ay naging multi-role na sa kanyang koponan. Alam nating lahat na nakakapanghinayang namang talaga kung si Kelra ay lilipat ng role dahil sobrang mabisa nga siya bilang isang gold laner, pero matalino ang Omega ngayong season dahil ginawa lamang siyang multi-role at kumuha pa rin ng isang jungler. Kumbaga hindi nila totally pinalipat ng role si Kelra, bagkos situational ang kanyang magiging role sa team kaya nilagay nila ang multi-role. Una, malamang daraan sa kapaan ng Omega kung magiging mabisa ang kanilang jungler na si Anduryu. Ibig sabihin nito si Kelra ang hawak ng gold lane. Pero kung sakasakaling mahirapan itong si Anduryu, posibleng si Jomang mag-gold lane at si Kelra naman ang mag-jungler. Pero malamang ngayon pa lang ilang beses na nila itong sinubukan sa kanilang mga scrims. Kasi mabisa namang talaga si Kelra. Kung magawa lamang MPL champ ang taong ito, ay makikita mong isa pa rin siya sa mga tinitingalang pro player, at dito na nga papasok yung kanyang sinabi sa live na mismong siya ay pinag-aagawan rin pala di umano ng mga team sa Indo. Ito kabatang depende na lang sa'yo kung maniniwala ka kay Kelra o hindi, kasi magkaiba naman yon sa kaso nila ng V-Wise, dahil yung sa V-Wise mismong ang CEO ng Dewa ang nagsalita na gusto nilang kunin yung duo. Samantalang kay Kelra siya lang mismo ang naglabas nito, pero para sa akin malaki ang posibilidad na totoo namang talaga na may gustong kumuha sa kanya. Alam naman natin na noon pa man ay gustong-gusto na siyang kunin ng RRQ Hoshi, pero sa pagkakataong ito ayon sa kanya, hindi di umano ang RRQ ang tinutukoy niya ngayon. Kundi ito ay limang team na mula rin sa Indo na kung saan maliban lamang sa RRQ na ibig sabihin sa Siam na team sa nasa Indo ba'y hindi na ito mahirap hulaan. Unang-una ang team na Evo sa Legends, isa ang team na ito sa posibleng nagkaroon ng interes sa kanya matapos nang makita ng Evo's malamang yung naging performance ni Brands noong MSC. Pangalawa, hindi rin malabo na nag-offer ang Dewa United kay Kelra, dahil ayon sa CEO ng Dewa, bilang bagong koponan sa Indo ay handa talaga silang gumastos ng malaking halaga para lamang makabuo ng solidong lineup. Posible kasi na noong hindi nakuha ng Dewa ang V-Wise ay dito sila nag-offer para naman kay Kelra, dahil talagang gutom na gutom na makilala at magkaroon ng achievement ang team na ito. Pangatlong koponan ay ang Geek Fam. Ito ay dahil nakita naman natin na kinuha pa rin nila si Marky na isang gold laner, pero para sa akin, nauna malamang silang mag-offer kay Kelra, at noong tumanggi ito ay dito na sila lumipat kay Marky. At sa mga nagtataka kung bakit gustong-gusto pang kumuha ng Geek Fam ng kanilang gold laner gayong napakaganda naman ang inilalaro ni Kadera, ito ay sinabi na ni Baloy na gusto niyang magkaroon ng isang tao pang makakatuwang niya na mag-isip at magplano para sa team. Pang-apat ay ang Onyx Esports, na kung saan noon pa man ay matunog na rin talaga na si Kelra ay posibleng lumipat sa team na ito. Pero syempre may magsasabi dyan na ang lakas na ni CW kaya hindi na nila kailangan si Kelra.
Pero kabatang mautak itong CEO ng Onyx dahil sila talaga ay hindi lang nagbabase sa kung ano ang meron ngayon bagkos maging yung sa hinaharap ay talagang pinaghahandaan na nila. Parang pagkuha nila kay Albert na kahit alam nating napakalakas ni Kyrie, syempre iniisip nila ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. Panghuli ay kayo na lang ang bahalang sumagot kung sino sa tingin nyo ang panglimang kupunan na posibleng nagkaroon ng interest kay Kelra. Pero bukod sa mga team sa Indoy maging dito sa Pinas, ay may gusto rin di umanong kumuha sa kanya. At ang pinakamalapit sa katotohanan kung sinong kupunan nito ay malamang ang Onyx PH. Noon pa kasi ay malimit nang tumambay si Kelra sa bootcamp ng Onyx nang dahil sa kanyang girlfriend, pero ayon kay Kelra ay hindi niya nga iiwanan ang Omega dahil dito siya nakilala. Pero tayo ay dumako na nga sa ating susunod na topic na kung saan ito naman ay patungkol kay The General o kay Dilarski na alam naman natin na noong nakaraan ay tinanggal na siya ng tuluyan nitong Evos. Oo kabatang, para sa akin tinanggal yung maganda at tamang term para dito dahil ang pinalalabas ng Evos ay parang si Dilar pa mismo ang nagkusong umalis, habay malamang sinong mag-i-stay sa ganitong paulit-ulit na pangyayari na parang pinapaas na lang siya ng team. Pero kahit tinanggal o nawala si Dilar sa Evos, ay patuloy pa rin ang pagbibitaw nila ng mga salita o opinion patungkol sa hindi nila pagbibigay ng chansang maglaro si Dilar sa main 5. Ito mismo ay nanggaling si Evos, a Legends Head of Esports, at ayon sa kanya parati di mo silang nag-o-observe ng progress every week. Kumbaga parang sa kada week ng MPL ay nagkakaroon sila ng matindihang scrim sa loob ng Evos para madetermina kung sinong ipapasok nila sa susunod na week ng MPL. Ito ay tinatawag nilang trials na magiging o nagiging paraan ng Evos para sa pagpili ng roster na kung saan sa kanilang obserbasyon sa season na ito ay malinaw para sa kanila na ang performance ni Fluffy ay hindi hamak, mas maganda kumpara kay Dilar. Ganitong-ganito rin yung mga sinasabi nila last season na di hamak di amno mas malakas si Pendragon o mas malakas si Psychots, kaya noong S10 nalaglag sila kasi sobrang lakas nga talaga nung dalawa. Kaya rin noong MSC sobrang gulat na gulat sila sa performance ni Psychots at ipinasok nila si Dilar na di hamak mas maganda pa ang ipinakitang paglaro kahit hindi siya yung nakakasama ng main 5 sa kanilang mga screams. Hindi malamang naiintindihan nitong Evos na posibleng malaki ang pagkakaiba ng scrims sa mismong tournament o sa MPL na sila nakasalang dahil yung pressure na dala sa aktual na laro ay ang isa sa napakalaking faktor para magbago ang performance ng isang tao. Hindi pa rin talaga natuto ang Evos na hindi porket malakas sa scrim ay ganoon na rin sa MPL, dahil mula pa kay Pendragon at kay Psychots dapat ay naging aral na sa kanila noong minsan nilang ipinasok si Dilar sa MSC kalaban pa ang Onyx. Yung pagkabeterano kasi ni Dilar ang nagiging isa sa dahilan kung bakit kapag nasa main 5 na siya ay tila lalamang na siya sa mga taong ikinukumpara kanya sa mga screams, pero hindi man lamang nila napagbigyan yung tao sa mismong MPL. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, kabataang, tama nga bang sa screams lamang babase ang isang team kung karapat dapat ba siyang ipasok sa main 5 ng isang koponan? Dahil para sa akin parang Baloy at Kyrie lamang yan na inantay mismo ang team yung nag-adapt sa kanila at hindi yung import ang tuluyang gusto nilang maging katulad nila. E di sana hindi nilang kayo nag-import. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol kay Kelra na pinag-aagawan pala ngayong season at maging sa patuloy na pagbibitaw ng mga may init na salita nitong Evos laban kay Dilar. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!